Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQP na asa, naka-move on at hanggang sa ngayon, self-partnered. Ako pong muli si Red. Heads up lamang po mga kakilig-kinig, dahil sa ating episode ngayon ay medyo may pagka-freestyle po yung dating ng ating babasahing kwento at isa po ito sa mga ipinadala sa reddiaries2021@gmail.com. So sana po yung mapakinggan ninyo at sana'y makarelate daw kayo sa kwentong ito, lalo na sa mga high school boys o yung mga feeling high school pa rin po dyan sa oras na ito. Dahil itong kwentong ito ay first person POV, kaya pakinggan na po natin. Siyempre, saan pa nga ba kundi dito lang sa Red Diaries. Sa bawat oras, ika'y naalala, subalit wala ka na sa aking tabi. Salamat sa masasayang alaala, pag-usapan natin dito sa Red Diaries. Red Diaries, sa Red Diaries. Red Diaries. Bakit nga ba ganun? Ang hilig nating mag-assume ng mga bagay na hindi naman talaga dapat. Halimbawa, gusto mo magtapat ng nararamdaman sa taong mahal mo, pero bakit ganun kahirap magsabi ng totoo? Ah, oo nga pala. Nalimutan ko kung saan dapat ako lulugar. Oo nga pala. Kaibigan lang pala yung turing mo sa akin. Kahit ganun, masaya ko pa rin binabalikan lahat ng alaala natin noong 2011. Paano ba naman? Nakilala kita at high school pa tayo noong panahong iyon at hinding-hindi talaga mabubura sa isipan ko ang mga ngiting nagbibigay sa akin ng gana at rason para pumasok sa eskwela. Oo, naaalala ko kung gaano kaganda yung ngiti mong iyon. Yung para bang kumikinang siya, ala diamante na hinubog ng panahon para lamang magningning ng ganoon. Sa katunayan, habang nagkaklase nga tayo sa math, hindi ko talaga maiwasan na mapahikab. Ang boring kasi talaga ng subject na yun eh. Pero tinago ko na lang sa sarili ko yung salitang yun. Ang iniisip ko lang noon, eh sana marunong ako mag-magic. Yung tipong gagawa ako ng mga bagay na hihilingin at gustong gusto mo. Yung mga bagay na pwedeng magpasaya sa'yo. Yung mga bagay na kahit papaano ay magbibigay sa'yo ng ngiti. Pero yun nga, hindi naman pwedeng mangyari talaga yung bagay na yun sa totoong buhay. Kaya na pa, putakte, ano naman ba itong iniisip ko? Malamang naman eh, hindi ako magugustuhan nun. Pangit-pangit ko eh. Napabulong na lang ako sa isip ko ng ganito. Nang mag-uwian na, na-excite akong lumabas ng classroom kasi nga inaasahan na kitang makita. At yun na nga talaga yung nangyari. As in, buong-buo na naman yung araw ko noon. Yung parang solved na ako sa loob ng isang linggo, makita ka lang. Ewan ko ba kung ano talagang meron sa iyo na kahit sobrang ingay mo kapag kasama mo yung mga kaibigan mong babae, ay hindi ko talaga kayang mairita sa ingay na lumalabas sa bibig mo. May mga times pa nga na parang ugaling lalaki ka. Pero sa kabila nun, nakikita ko naman na malambing ka. Lalo na kapag nagsalita ka na, kahit pasigaw pa. Pero alam mo, may mga times talaga na late na akong umuwi sa bahay dahil sa'yo. Alam mo kung bakit? E tumatambay ako sa school eh. Doon sa silong ng isang malaking puno, hinihintay lang kitang umuwi. Wala din naman talaga akong pakialam kung magalit pa noon si Papa. Basta ang importante lang sa akin noong panahong yun, makita lang kita. Wala nang problema. As in legit from the bottom of my heart. Pero sa kabila nga ng mga pag-iilusyon kong ito, masakit pa rin pala no? Lalo na nalaman ko na nagkakagusto ko sa ibang lalaki. Parang tanga diba? Hindi naman tayo, walang tayo, hindi mo naman alam kung ano nasa isip ko, hindi naman ako umamin sa'yo na mahal kita. Pero bakit nagsiselos ako? Yung parang
Gusto ko ako lang yung lalapit sa'yo eh. Ako lang yung kasama mo. Yung ako lang dapat ang kakausap sa'yo. Yung mga tipong ganun, masyadong possessive na wala sa lugar, di ba? Right. You're right. Damn! Kaya lang din naman ako napalapit kasi sa'yo ng husto, ikasalanan to ng best friend kong lalaki nun. At yung best part nga ng mga sandaling yun. Ako pa yung naging tulay ninyo. Diba? Nakakaputak di. Makikitext sa akin si tropa, then magre-reply ka sa number ko. At ang maangas nga na part dun, feeling ko ako yung katext mo nun. Pero puta, ang hapdi kaya. Nakakasakit. Ewan ko para akong tanga na nag-i-imagine na lang talaga. Hanggang sa lumipas yung araw at eto na, nalalapit na yung pinakahihintay kong JS prom. Siyempre hindi lang naman ako yung excited. Lahat naman tayo eh, inaabangan to. Gusto kasi natin makita na maging maayos naman tayo at hindi tayo naka-school uniform na lang lagi. Yung tipong iba yung kasuotan natin nung time na iyon. Siyempre, dahil nga bidahan, kaliwat ka ng daldalan tungkol sa kung sinong isasayaw nila o kung magbubutas lang ba ng bangko yung mga klase natin. Yun yung naging laman ng ating classroom noon habang papalapit ng papalapit ang JS. Pero ako, ikaw lang yung nasa isip ko. Wala nang iba. Alam mo ba iniisip ko kung papaano kita isasayaw? Kung papaano kita yayayaing sumayaw? Walang-wala kasi talaga kong lakas ng loob. Kahit na sabi natin na BFF tayo. Ang torpe, di ba? Ang tanga. Nakuha ko pang practicein kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Sobra kasi ako nahihiya. At baka mamaya pag inalok kita, eh baka isipin mong nagjo-joke lang ako. Pero, yun nga, naisayaw kita kahit papaano. Siyempre nung time na yun ay nakakakilig. Yung parang papalapit na papalapit pa lang ako sa'yo, tandang-tanda ko pa kung gaano ako ka-pressured nun. Yung parang pigil na pigil yung hininga. Ang hirap lumakad patungo sa direksyon mo. Yung parang nakahinto yung oras na mga sandaling iyon at parang hinihintay mo pa nga ako. Feeling ko nga talaga, napaka-corny ko na akong napaka-corny pero wala akong pakialam dahil ang nasa isip ko nung time na yun ay parang fairy tale tayo. Nasa isang kwento tayong maganda. Lalo na magkalapit na tayo. Tumigil talaga lahat ng nasa paligid ko, pati nga yata yung hinga ko eh. Lalo nung hinawakan na kita sa kamay at ipinatong mo na yung mga kamay ko sa balikat ko. Nanginginig na mga kamay. Ay nako! Sobrang nalalambot talaga din ako ng mga sandaling iyon. Hindi ko kasi ma-explain yung nangyayari eh. Hindi ko kasi malaman kung ano ba talaga yung nararamdaman ko dahil naghalo-halo na yung saya, yung kaba, yung pressure at kilig. Hanggang sa unti-unti ko nang kahit may konting hiya, hinawakan yung bewang mo. Tapos talaga nagsayaw tayo. Talaga hindi ko akalain na maisasayaw kita ng ganun. Naalala mo pa ba yung background music natin? Di ba huling El Bimbo ngayon tumutugtog? Lalo na yung part na magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Yung bahagi ng liriko na yan yung talagang tumatak sa akin na sobra. Kaya talaga pinipilit ko na lang na itago yung kilig at yung ngiti ko sa harap mo. Talaga napaka-weirdo noong time na yun. Siyempre ba naman, kilala mo akong joker tas biglang ganun yung ngiti ko sa'yo? Yung parang may ibig sabihin? Pero talaga may ibig sabihin yun. Ayun nga, habang magkasayaw tayo at chorus pa din, nang bigla na lang napansin ko na nasa gitna na pala tayo. Halos tayo na lang din yung tinitingnan ng ibang mga estudyante. Yung talaga nakafocus na pala talaga sa atin yung spotlight. Hindi mo kasi maiintindihan kasi hindi ikaw ako. Nung time na yon, ayoko nang
ayoko na matapos yung sandali. Gusto ko lang namnamin yung mga pagkakataon na kahawak ko yung kamay mo, katabi kita, magkalapit tayo. Basta, ayoko na nga bumitaw sa mga kamay mo hanggang sa parang gusto na nga kitang yakapin nung gabing yun. Tapos alam mo bang plano ko nun? Pagkatapos nung tugtog na huling El Bimbo, sasabihin ko na talaga sa'yo ng harap-harapan yung nararamdaman ko. Pero talagang parang kalaban ko yung sarili ko nung oras na iyon. Kasi nga una, papaano ko dederetsahin sa'yo? Ikalawa, kung masasabi ko man sa'yo, ano mangyayari sa friendship natin? Ayoko mangyari na masira yon dahil sa gabing yon. Kaya pinili ko na lang muli na magpakatorpe at itago muli yung nararamdaman ko para sa'yo. Hanggang sa, eto na, lumapit na yung kaibigan ko at sinundo ka na mula sa akin. Nung gabing iyon, para talaga akong tanga. Siguro hanggang doon na lang talaga eh. Hindi ko masasabi kung mahal ba kita o pag-ibig na nga ba talaga ito para sa'yo. Pero sa lahat nun, napakahirap yung magmahal ng patago. Oo, talagang tinago ko na lang. Ayoko kasi mawala siya. Ayoko kasi na baka susunod na araw, pag nalaman niya ang totoo na mahal ko siya, eh baka yung pagkakaibigan namin ay magbago. Baka man lalamig na siya, hindi ko na siya malalapitan, hindi ko na siya makakausap. Tapos ano? Iiwasan ko tuwing reunion? Masyado na akong advance mag-isip kung masyado na talagang advance, pero yun talaga yung totoo eh. Pinahirapan ko talaga yung sarili ko na magmahal ng patago. Ultimo nga yung magselos, pinipigilan ko talaga sa sarili ko. Kasi talagang wala naman akong karapatan na gawin iyon kasi nga wala naman tayo. Sa isip-isip ko na lang, alam mo ba sinasabi ko? Bakit ba kasi sa best friend pa ako na in love at hindi sa ibang tao? Bakit pa sa kanya na isang kaibigan lang yung turing sa akin? Bakit hindi ko maalis yung pakiramdam na ito? Bakit hindi ko kayang i-focus sa kahit na anong bagay yung pakiramdam kong ito at matigil na sana dahil nahihirapan na rin ako pero parang gusto ko pa rin magpakatanga. Siguro sa lahat na makakarinig nito, oo, sasabihin yung corny ako, sasabihin nyo na ang tanga ko, ang torpe ko, pero imposible hindi mo din napagdaanan to eh. Imposible hindi mo nararamdaman lahat ng sinasabi ko sa'yo. So yun nga, makalipas ang JS Prom, marami ng araw din yung nagdaan na hindi namin namamalayan at patuloy pa rin lumalaki yung nararamdaman ko para sa'yo. Hanggang sa'yo na nga, hindi ko na maitago. Nagtapat na ako sa'yo. Pero hindi personal, kundi sa pamamagitan ng isang sulat. Sinabi ko pa nga sa'yo na huwag mong langlangin yung ginawa kong iyan kasi limang araw kong pinag-ukulan ng pansin at pinag-isipan kung ano ang mga ilalagay kong salita diyan. Sasabihin lang, di ba makaya? Pusong sugatan, di makalaya. Pinag-isipan ko rin kung ibibigay ko pa ba o hindi na lang. Pero sa bandang huli, desidido na talaga akong aminin sa iyo yung nararamdaman ko kahit sa sulat man lang. Bahala na kung masira yung friendship natin. Dahil hindi ko na talaga kaya eh. Kalakip nga nung sulat na iyon ay may kwintas din akong inilagay. Sana nga magustuhan niya. Dahil nga nahihiya ako na iabot sa iyo mismo yung sulat na iyon, eh inutusan ko na lang yung isa sa common friend natin at siya yung pinakisuyuan ko na ibigay sa'yo yung mga bagay na yun. Hanggang sa nung kinagabihan, na-receive ko yung text mo. Tinatanong mo kung totoo ba lahat ng sinulat ko. Siyempre, nag-reply naman ako sa'yo. Malakas ang loob ko eh kasi hindi kita kaharap.
Text lang naman eh. Pero totoo. Hindi ko na kasi kaya eh. Totoo lahat ng sinabi ko sa sulat na nabasa mo. Kinakabahan na nga ako sa ire-reply mo sa akin matapos nun. Siyempre, malay ko ba kung ano tumatakbo na sa isip mo? Hanggang sa kinabukasan, nagkasalubungan pa tayo sa daan. Sobrang ilang na ilang talaga ako sa'yo. Yung parang hindi ko nga alam kung iiwas ba ako ng tingin, lalayo na lang, pero mas minabuti ko pa rin na batiin ka. Na parang normal lang na walang nangyari, wala kang nabasa. Hanggang sa... yung tungkol pala sa sulat na binigay mo sa akin kahapon. Pasensya na ha. Hanggang best friend lang talaga yung maibibigay ko sa'yo. Ilang na ilang yung ngiti mo sa akin nung time na yun. Ang mas nakakasakit pa, bukod sa narinig ko ng umagang iyon, ay yung pagbabalik mo ng kwintas na regalo ko pa sana sa'yo. Hindi mo malaman kung ano yung nararamdaman ko noong mga sandaling yun. Sabihin mo man napakababaw, puppy love, o kung ano man ang tawag dyan, pero sigurado ako sa nararamdaman ko na mahal kita. Pero, irerespeto ko kung anong sinabi mo, kung anong sinagot mo sa akin, na hanggang best friends lang talaga. Napaluha kaya ako nun. Pinipilit ko lang talaga ngumiti sa iyo. Pinilit ko lang na sumagot na, okay lang. At least best friends pa din naman tayo, di ba? Tumango ka lang at pagkatapos ay umalis na. Na talagang buhay ito. Tumuho yung buong mundo ko nung sandaling yun. Yung parang gusto ko na magpalamon na lang kung magkakrakman yung lupa o kaya sana yung bigla na lang kumidlat at ako yung mismong tamaan. Ang hirap huminga. Tatak na tatak pa sa kokote ko yung salitang sinabi mo na best friends lang talaga. After nung pag-uusap nating iyon, eto na, pansin ko yung paglayo mo sa akin. Sa kada ginagawa mo ito, lalo ako nasasaktan. Pero kahit nga umuwi ako na mag-isa, masakay ako ng motor, o kahit saan man ako naroroon, lagi kong pinupukpok sa kokote ko na wala namang ibang dapat sisihin kung bakit nagkakaganito tayo ngayon dahil ako ang may kasalanan. Pero nilalabanan ko na naman yung sarili ko dahil paano bang naging kasalanan yung magmahal ka ng totoo sa best friend mo? Sa isip-isip ko ano bang mali? Ano nga ba ang kulang? Halos hangaan na nga kita mula ulo hanggang paay. Napakabait mo. Napakaganda mo sa paningin ko. Thoughtful ka kahit minsan may kasamang pang-aasar. Ikaw yung lahat para sa akin. Pero hindi ako yung gusto mo. Ewan ko ba kung bakit hindi ako makamove on sa pagkakataon na to. Masyado nang matagal at masyado nang mahaba ang panahon na ginugol ko rito. Pero sana pagkatapos na babasa ang istorya kong ito dito sa Red Diaries, makaka-move on na ako. Ito lang kasi talaga yung pinakamasakit na bahagi ng high school ko. Na hanggang ngayon nga hindi ko alam kung kumusta ka na, nasaan ka na, nagkatuluyan ba kayo? Hanggang dito na lang po muna yung may kikwento ko. Kahit na matagal na pong panahon nito, pero kapag naaalala ko, nararamdaman ko yung sakit. Naririnig ko pa rin yung sinabi niya na best friends lang talaga. Maraming salamat sa pagbabasa po ng aking masaklap na istoryang ito. At maraming salamat din po sa mga nakarelate sa kwentong ito. Hanggang dito na lang, hanggang dito na lang, ang tamis ng ating kahapon ay tuluyan ng matatapon. Hanggang dito na lang.
po yung isa sa mga kwento na matagal na pong isinend sa atin sa reddiaries2021@gmail.com at isa po ito sa mga kwentong masasabi natin na parang free. Parang ang dating niya ay freestyle, first person POV dahil nga dito sa kwento niya noong high school. Pero alam niyo kasi pagdating sa mga high school, ito wala po sa script na itong aking sinasabi na ito kasi nga medyo alam naman natin dumaan naman tayo lahat sa pagka high school, puppy love or kung ano man tawag diyan na pag-uri ng pagmamahal, ika nga natin. Pero syempre sa ganung paraan, kung ikaw kumpare kita, I mean kung ikaw kaibigan kita, parang I feel for you eh. Kasi alam mo yung syempre pare-pareho naman tayo nagdaan diyan, nagpakatorpe. Sana nga ay alam mo yun, sana nga ay nasabi natin sa kanya bago mangyari ito. O kaya naman, sana hindi na lang tayo nag-expect kasi alam naman na natin yung magiging outcome. Ito nga yung sinasabi natin guys, na minsan mahirap talaga na kontrahin yung nararamdaman natin. Lalo pat alam natin yung wall, alam natin dapat yung distansya natin sa tao at alam natin yung limitasyon sa lahat ng relasyon. Di ba? Kasi nga, meron po talaga yan. Aminin man talaga natin sa hindi. Napaka-unfair ng mundo. Hindi ito, ito real talkan na ito guys. Totoo yan. Sabi ko sa iyo, adliba na lang tayo dito. Sabi ko nga, real talkan tayo. Kasi nga, tanggapin natin na hindi natin pwedeng ma-enjoy yung best of both worlds. Sabihin man natin na napakababaw ng kwento dito ni si Taho, aka Taho ang kanyang pangalan. Napakababaw dahil ang layo natin, hindi pa siya makamove on. Marahil maraming magsasabi niyan sa ating comment section. O kaya naman habang nandyan sa live chat o kung saan-saan man kayo naroon ngayon. Pero sabi nga, mababaw man sa inyong pandinig yung kwentong ito. Pero imposibleng hindi ka nakarelate. Diba? Kasi nga, iisipin man natin, lalong-lalo na, syempre tayo din, nagdaan sa high school, naging torpe, gustong-gusto natin yung babaeng ito. Tapos bakit ka magsiselos kapag nakikita mo na may kasama na siya? Parang bakit ka magsiselos kung bakit may nakikita ka na kausap niya? Di ba? Bakit magsiselos ka kahit wala namang kayo? Di ba? Totoo naman yon, ang tanga talaga kung tutusin. Pero iba po dito kay Taho. Kasi alam mo yung nangyari sa kanya hanggang ngayon daladala niya. Hanggang ngayon, parang alam mo yung iniisip niya na andito pa rin eh. Sa tuwing nagbabalik yung alaala na yon, nararamdaman ko pa rin yung sakit as if parang kahapon lang nangyari. Hindi natin masisisi kasi kanya-kanya po tayo kung paano iniha-handle yung ganitong klaseng mga relationship. Aminin natin sa hindi, iba-iba tayo ng pag-handle ng ganitong klaseng mga nangyari sa ating buhay, lalo na sa high school. Kasi pag sinabing high school, lahat ng first time ay nandyan. Kaya pag first time, mahirap mo talagang malimutan. Aminin mo yan. Totoo yan. Diba? Kung ayaw mong aminin, bahala ka sa buhay mo. Pero totoo yun. Lahat ng first time nandyan, baka marahil, hindi naman natin pwedeng questionin si yung sender natin dahil marahil ito yung una pagkakataon niya na makaramdam ng ganyan. At yun nga, ironically speaking, sa best friend pa niya. Pero alam mo, Taho, dito sa iyong kwentong ito, mas mainam na talagang sobrang haba na ng panahon na ito. Marahil, nalimutan ka na rin ng best friend mong yan doon sa nangyari sa inyo. Ibig sabihin, nalimutan na niya yung nangyari sa inyong yan. So, better yet, ikaw mag-move on ka na rin sa tuwing maiisip mo yan. Isipin mo na lang yung mga better days. Yung parang what lies ahead of you. Parang isipin mo na lang yung para sa'yo at kung ano man yung mga darating kung sakali man. Kasi wala ka namang kwento sa akin kung siya ba yung naging dahilan kung bakit wala ka pa ba rin karelasyon ngayon o ano, di ba? Parang mahirap naman yung ganun. Pero siguro sa sitwasyon mo ngayon, feeling ko meron ka naman ng karelasyon, meron ka ng bagong kasama o baka may asawa ka na ngayon, di ba? So siguro bitawan na natin yung memories na yon. Bitawan na natin yung masakit na nangyaring yan kasi hindi talaga tayo makaka-move forward kapag nandyan tayo nakasentro. Aminin natin, oo, sasagi sa ating memorya kasi nga masakit siya, pero wala namang ibang kokontrol niyan kundi ikaw eh. Wala namang iba na pwedeng sisihin kung bakit ba nagkaganito noon at baka mamaya iisipin natin na sana pwede kong balikan yung panahon na iyon para nang sa ganun maiba ko yung sitwasyon. Para nang sa ganun, kahit papaano, hindi mangyari sa amin ito. Diba? Ako naman po may personal din na touch sa ganitong klaseng kwento kasi ako din po ay meron din ganitong karanasan. Aaminin ko rin po yun kaya medyo nakarelate din po ako. Pero sabi nga natin, hindi natin pwedeng diktahan kung ano yung
mga mangyayari pa. Sigurado alam ko si Tahol, iisipin niya, sana pwede kong maibalik ang nakaraan at kung iko-correct ko man yan, siguro ang babalikan ko ay itong pagkakataong ito. Diba? I-cherish mo na lang yung masayang pagsasama ninyo. I-cherish mo na lang yung pagiging mag-best friends ninyo. Kahit masakit talagang pakinggan, pero sabi nga natin, mayroon talagang pagtingin na hanggang dun lang. Kahit sa'yo, iba na yung level. Sabi nga, sa pagmamahalan, ang hirap lang kasi naintindihin at bigyan ng kapaliwanagan kung bakit minsan may gusto tayo na ayaw naman sa atin. Minsan, gusto nila tayo pero ayaw naman natin. O kaya naman, ang pinakamasaklap, gusto nyo ang isa't isa pero hindi na pwede. Kasi may nauna na humawak sa inyong mga damdamin. Yung tipong ganun, di ba? Ito guys, hugot na lang ito ha. Kasi totoo naman po yun. Kahit saang level natin titignan, pag high school nandyan na, why not ang gawin na lang natin kung sakali man ikaw, halimbawa taho, ay single ka ngayon. Halimbawa man, ano, at sa lahat rin na nakikinig ng ating, ng ating kwentuhan na ito, sakali man na ikaw ay nakarelate sa kanyang kwento, why not ang gawin na lang natin na yung mga kabiguan natin sa mga relasyon katulad ng nangyari kay Taho, for example, pwede bang sa hinabahaba ng panahon, kunin na lang natin o pulutin na lang natin kung ano yung pwedeng aral sa mga iyan. Para nang sa ganun, sa susunod na makakakita at makakahanap tayo muli ng pwedeng mamahalin at titingnan natin bilang isang tao na makakasama natin sa habang buhay, madadala natin yung aral na iyon at hindi na muli natin siya pwedeng ulitin, di ba? Sabi nga nila yung mga mistake na yan, mistake from the past o mistakes from the past, yan dapat yung mga kakapulutan natin ng mga aral para at least hindi na natin muli maulit yung mga bagay na to. Di ba? Kung naging torpe ka sa nakaraan, please lang, baka naman pwede mo nang aminin ngayon. Pero sabi nga nila, mas mainam talaga yung babaan natin yung expectation, lalo na kung alam mo at nakikinikinita mo na parang wala kang pag-asa. Hindi sa dinidiscourage kita o kung sino man nakikinig sa atin, pero ang isipin na lang natin, at least naamin mo sa kanya sa kahit na anong paraan, through text, sa love letter, di ba? At least naamin mo. Bahala na siya kung aamin din siya sa iyo, pero ang nakikita ko nga din doon sa best friend mong yan, at least inamin na niya sa iyo yung totoo din, di ba? Na hanggang dun lang talaga at hindi ka na niya pinaasa pa. Ang gawin mo na lang, lesson learned. Parang charge from the experience, ika nga natin. At para hindi na maulit yan, sakit na yan. Lalo habang tayo tumatanda sa mundong ibabaw. Di ba? So move on tayo, move forward tayo para at least nang sa ganun, hindi mo na mararamdaman yung sakit na parang kahapon nang nangyari. At kung tatanungin mo ako, Red, paano mo masasabing naka-move on na ako sa nangyari sa akin na ito? Ang sagot ko lang sa'yo, pag oras na muling nagbabalik yung alaala na ito sa'yo, sa high school mo o kahit saan man, hindi mo na siya iiyakan. Hindi mo na mararamdaman yung sakit at hapdi na iyan. Kundi, tatawanan mo na lang. Kapag nangyari yan, isa ang tiyak, congrats! Naka-move on ka na. Maraming salamat na naman po syempre sa pakikinig ninyo sa ating kwentuhan dito po sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Medyo napasabak ako doon guys ha. Wala na si script yung lahat ng mga pinag-usapan natin na yon. Kasi freestyle tayo ni Taho sa kanyang kwentong ito. At this is the first time din na mag-ganon, na parang may nag-send sa atin na parang freestyle lang, na parang kung ano lang nasa isip niya, yun lang yung sinulat niya. So sige, pinagbigyan natin bilang ito rin po ay sinend niya naman, nag-effort naman siya sa ating reddiaries2021@gmail.com. So ikaw din pwede ka rin magbahagi ng iyong kwento o ng iyong istoryang pag-ibig. Lahat ng mga team AI natin dyan, di ba? At isend mo rin dyan sa ating email na nabanggit. Check nyo lang po dyan sa ating description dahil nandyan din po yung mga pwede nating pagpadalhan para po sa inyong mga kwentong pag-ibig. Salamat sa pakikinig at sana po'y may napulot kayo kahit papaano sa mga hugot ng inyong lingkod na alam ko naman po ay real token lang naman talaga. Di ba? So ayoko naman magkwento na ng sarili kong buhay. Abangan nyo na lamang po sa mga susunod na episodes. Baka malay ninyo
Eh, yung kinikwento ko na pala dito eh, yung galing na po sa akin. Ipasulat na lang natin kina Draven Black o kaya kay Delonix Rehia. Tabangan nyo lamang po yan dito sa Red Diaries. Tuloy-tuloy lamang ang awang. Parang sa hilakot yun, sa SHS yun. Hindi, mali ang ating next po. So hanggang sa susunod, ito pala yun, hanggang sa susunod, Team Ayi! Ako po muli si Red. At ito ang Red Diaries. Sa bawat oras, ika'y naalala. Subalit wala ka na sa aking tabi. Salamat sa masasayang alaala. Pag-usapan natin dito sa Red Diaries. Red Diaries. Sa Red Diaries. Red Diaries. Sa Red Diaries. Red Diaries. Sa Red Diaries.